hello everyone, it's Maureen and welcome to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin ko ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung tamang paggamit ng sabon na ito. But before that, make sure na subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa every upload ka. So keep on watching! So ito na nga yung sabon na sinasabi ko sa inyo. Alam ko namang kilalang-kilala niyan tong sabon na to, na kung saan halos lahat yata nang nakilala ko gumagamit ng ginto. So ito na! Tada! Kojie sand soap. Disclaimer lamang po, hindi po porket tumalab po sa akin, tatalab din po sa inyo. Siyempre, meron po tayong iba't ibang skin type. Pwedeng sa akin ito effective, sa inyo po hindi. Pero wala naman pong masama kung magta-try tayo. Oh, bibigay ko lamang tip sa inyo dito sa Kojie sand soap. Iba, nakikita nyo naman tatlo siya. Dapat hatiin nyo siya kahit apat na hati or dalawa, depende po sa inyong kakayanan. Kung kayo po medyo may kakayanan bumili kunding bulinggo, pwede nyo hatiin dalawa. At kung kayo nagtitipid po talaga, hatiin nyo sa apat. Kasi po, mabilis itong matunaw. Kaya dapat hatiin talaga siya. So, dapat yung paggamit nito ay everyday. Kasi, paano mo makikita yung pagiging effective ng sabon o kung hindi mo siya araw-araw yung gamitin? So, ako, araw-araw ko siyang ginagamit. Since college pa po yata ako, ginagamit ko na yung Kojie sand soap. At makikita mo talaga na effective siya. Promise. Until now po, ito po yung ginagamit kong sabon. Kasi, mapapansin mo na effective talaga siya at saka nakakaputi talaga siya ng balat. Pantay na puti. Pagkakabili ko yata dito is 72 pesos, nakatipid ka ng 25 pesos. Kasi, di ba meron nito yung tatluhan din, pero mas mataba yung kanyang itsura. So, ito, katamtaman lang. Ito yung binibili ko kasi nga, parang okay lang din naman. Bawa 72. Dalaway bibilin mo, de carry na. So, yung ginagawa ko nga po dito sa sabon na to, so, syempre, ilalagay mo siya sa balat mo, o, sa balat muna, yung sa katawan muna bago yung inyong muka. Sa katawan nyo muna siya gagamitin ng 3 minutes. 3 minutes sa katawan, then 1 minute dito sa ating muka. Kasi nga po siya ay acid, meaning siya ay matapang. Pero, effective naman siya, di ba? Ngayon, paano nyo malalaman, di ba, kung 3 minutes na yung ginamit mo sa katawan? Pwede kayong kumanta ng isang kanta. Halimbawa, yung happy birthday. Pag nayari nyo na yung happy birthday na song, pwede nyo nang banlawan yung nasa inyong katawan. O kaya yung kahit hindi happy birthday, kahit anong kanta na alam ninyo, na kabisado ninyo, pag nayari nyo na yung kanta na yun, pwede nyo nang banlawan. Pag kayari nyo banlawan, lagyan nyo na yung inyong muka o huwag nyo siyang idadirect sa muka. Ang gawin niyo is, yan, i-rub nyo lang siya ng mga 10 ulit. Tapos, i-ganun nyo lang sa inyong muka ng 1 minute. Pwedeng 2, 3, 4, 5, 6 hanggang 60 seconds. Pwede na po yun. Tsaka nyo siya i-wash. Ayan, tulad nyo rin po ako na nakaramdam ng pangangati dito sa sabon na to. Pangangati sa sabon na to. At pagka-dry ng balat. So, ang ginawa kong solusyon doon, hinayaan ko lang siya. Siyempre, natural sa sabon yun kapag gumagamit ka ng acid soap. Kasi nga, Kojic is acid soap. So, kailangan mong gawin ay mag-moisturizer ka. Pag sa mukha, sa balat, pwede yung Nueva na lotion. Yun yung gagamitin ninyo. Ngayon naman, kung hindi kayo pala lotion, ang pwede nyong gawin ay after nung gumamit ng Kojic sand soap, gumamit kayo nung Dove na pink, yung moisturizing soap, o kaya yung Johnson's Baby Soap.
yun, pwede nyo po siyang pamalit na lotion. Kasi iba na lalagkitan, di ba? Ngayon, yun yung gamitin nyo. After nyo gamitin ito, gumamit na moisturizing soap. Promise po, effective po yun. Para mawala yung pagka-dry nung balat. Kasi meron ako nakikita na ibang gumamit ng ganitong sabon na hindi daw naging effective sa kanila. Iba naman, naging effective sa kanila. So, iba't iba nga po kasi tayo ng skin type. Kaya, hindi sa atin lahat eh, magiging effective ito. Pero, wala naman pong masama kung susubukan natin. Once na hindi siya naging effective, tigilan na po natin. Humanap tayo ng sabon na tingin natin eh, magiging effective sa atin. Mabibigay ko lamang po sa inyong tips dito sa paggamit ng Kojie Sans Soap ay una, kailangan consistent ka. Yes, kailangan consistent mo siyang ginagamit para makita mo kung talagang ito ay magiging effective ba sa iyo or hindi. Kasi nga, kung hindi mo siya araw-arawin gamitin, paano mong malalaman na yung sabon ay hiyang mo? Diba? Huwag tayong mag-skip ng paggamit. Kung pwedeng morning, gamitin nyo siya. And kailangan mo rin ng pasensya sa paggamit nito. Siyempre, hindi pwedeng ginamit mo siya ng isang beses lang. Eh, puputi ka na. Ako po, 8 years ko na po itong ginagamit. Dati po, hindi naman po ako maputi. Hindi ko po inaamin na ngayon, eh, sobrang puti na po ako. Pero, at least, may nakita po tayong pagbabago. Ito po yung aking skin dati. Bago po ako gumamit nito, Kojie Sans Soap. Parang 8 years since college, ito na po yung ginagamit ko. Kaya, until now, ginagamit ko pa rin po siya. O, yung number 3 natin ay kailangan mong umiwas sa araw. Huwag kang magbibilad sa araw pag gumagamit ka ng Kojie Sans Soap. Kasi nga siya ay acid. Ibig sabihin, pag gumagamit ka nito, mabilis kang iitim. Itong Kojie, mabilis kang puputi kung ikaw ay nag-iingat. Mabilis kang iitim kung ikaw ay nagbibilad. Halimbawa, eh, trabaho mo, construction worker, engineer, yung mga nagbibilad, huwag kang gagamit ng Kojie Sans Soap. Kasi, hindi ka puputi, mas iitim ka kasi nga ito ay acid soap. So, ang maipapayo ko, humanap ng sabon na compatible sa trabaho mo rin. Ngayon, pwede rin po tayong gumamit ng sunblock. Kahit anong sunblock naman po ay pwede. Once na gumagamit po tayo nito, ako po ang ginagamit ko sa mukha ay yung sunblock ng Belo. Ngayon, sa katawan po, hindi na po ako gumagamit ng sunblock kasi nalalagkitan po ako. Ang ginagamit ko po ay lotion, yung Nueva lotion. Yes, mabulis po siyang makaputi. Lalo na. Kayo, kung ano po yung hiyang yung sabon na sa tingin ninyo eh, kayo eh, pumuputi dun sa lotion na yun. So, yung ating number 4 tips ay always bring your payong. Yes, kailangan lagi tayong merong dalang payong dahil yung payong ang siyang mag-protect sa atin sa araw, yung init nung araw. Yes, ako po laging may dalang payong sa bag. Kasi nga po, once na lumabas ka o hindi mo inaasahang paglabas ng bahay or ng work, eh may araw, nabilad ka, sayang naman yung sabon na ginagamit mo. Diba, babalik ka na naman sa unang proseso ng pagpapaputi. So, yun yung mga maling paraan na mga gumagamit ng Kojie Sans Soap. Bakit hindi sila pumuputi? So, ako lagi kong ginagamit yung payong pag lumalabas ako ng bahay. Siyempre naman, yung paggamit, huwag naman gabi. Alam mo naman magpayong kayo sa gabi, wala namang araw dun, di ba? Pag umuulan, huwag naman ilalabas. I hope you enjoy this video. Kung nagustuhan nyo siya, or nagustuhan nyo ito, click ang thumbs up button, at huwag kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell, para updated ka sa every upload ko. Bye-bye.